Kayo po ba ay may mga kamag-anak o kaibigang frontline workers? Nabigyan niyo na po ba sila ng isang hello o napadala ng mensahe ng pasasalamat sa araw na ito? Kung hindi niyo man nagagawa pa ito, maaari po natin silang i-text o tawagan. O kung hindi man sila makasagot agad, ang inyong text ay mahalaga po sa kanila. Maaari lang po, request lang po natin, bigyan po natin sila ng lakas ng loob sa araw na to at sa mga susunod pang mga araw. Paligayahin po natin sila sa ating mga mensahe kahit po alam nating napakahirap at napakalungkot po ng sitwasyon natin ngayon. Kasama niyo po kaming nananalangin na sana po ay matapos na ang laban nating ito. Kaya po ako ay muling nananawagan sa inyong lahat. Ang kaligtasan niyo po, kaligtasan ng ating mga healthcare workers at kaligtasan ng buong bansa ay nasa inyo pong mga kamay. Kapag kayo po ay nanatili sa bahay, sumunod sa social or physical distancing, palagi ang maghugas ng kamay para mapigilan natin ang pagkalat ng COVID-19 virus. Para po sa aming mga balita ngayong araw, March 29, kahapon po ay nabanggit namin ang 2 weeks on at 2 weeks off policy para sa ating mga volunteer healthcare workers. Ibig sabihin po nito, kinaklaro po namin sa bawat 2 linggong duty ng ating healthcare worker na magvo-volunteer, kailangan po sumailalim sa 2 weeks quarantine period pagkatapos nito. May mga concern pong nakarating sa amin na wala ring ibibigay na kompensasyon at lodging kapag nakapag-off duty ang ating mga healthcare workers. Hindi po ito totoo. Ang mga volunteer health workers po natin ay bibigyan ng pagkain at lugar na matitiran habang sila ay naglilingkod at habang sila ay sumasailalim sa 14-day quarantine. Makakatanggap din po sila ng incentives na daily allowance kahit sila ay naka-quarantine. Ang mga benepisyo na napakaloob sa Bayanihan to Heal as One Act ay matatanggap din po ng ating magigiting na volunteers. Tulad po ng mga benepisyong natatanggap ng ating mga health workers, may buong package din pong naka-allocate naman para sa mga volunteers sa ating COVID referral hospitals. Bukod sa daily allowance, kabilang ang mga araw na sila ay naka-quarantine, makakatanggap din po sila ng COVID-19 special risk allowance bukod pa sa hazard pay na makuha nila sa ilalim ng Magna Carta for Public Health Workers. Sila rin ay makakatanggap ng transportation allowance. Sakasakaling sila ay mahawa sa sakit na COVID-19, sasagutin po ng PhilHealth ang lahat ng kanilang gastusing medikal. Sakaling ang kanilang kondisyon ay maging kritikal, sila ay makakatanggap ng 100,000 pesos. At nawa ay hindi naman po mangyari, ngunit kung sakaling sila'y pumanaw dahil sa sakit na ito, makakatanggap po ang kanilang pamilya ng 1 million pesos na compensation. Para sa araw po na ito, ngayong hapon, makakasama po natin through phone patch ang isa sa mga volunteers natin mula sa Philippine General Hospital. Magandang hapon po sa inyo, Dr. Anthony Dofitas. Hi, hello, good afternoon po, Isek. Hello Dr. po, Anthony. Good afternoon po. Can you hear me po? Dr. Anthony. Hello po, good afternoon. Hello. So habang inaantay po natin si Dr. Anthony sa ating linya, bibigay po natin ang iba pa po nating balita mula sa ating kagawaran. Mariin pong kinukondena ng ating kagawaran ang karahasan at reports ng diskriminasyon sa ating mga healthcare workers. Tayo po ay nakatanggap ng ilang reports na ang ating healthcare workers ay nahaharas at nabibiktima ng karahasan at krimen, gaya ng pagsaboy ng bleach dahil sa maling paniniwala na sila ay nahawa sa COVID-19. Ang ganitong uri ng karahasan ay maaring magdulot ng permanent damage sa mata na maaring ikabulag ng ating biktima. Atin pong bigyan ng tamang pagpapahalaga at respeto ang ating healthcare workers na taus-pusong naglilingkod at nagsasakripisyo para proteksyonan ang buhay ng mamamayang Pilipino. Sa panahon ng krisis, nananawagan po kami, itigil po natin ang karahasan, itigil po natin ang diskriminasyon laban sa ating healthcare workers. Bagkus tayo po ay magtulungan upang mas mapadali at mas mapalakas pa ang ating laban kontra COVID-19. Ang lagi po natin tatandaan, sila po ang mag-aalaga sa atin kapag tayo ay nagkasakit.
Nais naman po naming pasalamatan ang mga patuloy na nagbibigay ng donasyon sa ating kagawaran, sa ating gobyerno. Kahapon lamang po ay nabigyan natin ng mga PPE at supplies ang mga sumusunod na mga health facilities. Antipolo City Hospital System, Annex 4, Mambugan. DOH Central Office, Luzon Regional Office. Jose Fabella Memorial Hospital, National Center for Mental Health, Tondo Medical Center, Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital, Quirino Memorial Medical Center, RITM, Medical Center Taguig, East Avenue Medical Center, Lung Center of the Philippines at DOH Cordillera Administrative Region. Huwag po kayong mag-alala sa iba po nating health facilities at sa iba po nating mga ospital. Tuloy-tuloy na po pumapasok ang ating mga donasyon. Tuloy-tuloy na rin pong papasok ang mga nabili na ng ating kagawaran. At lahat po tayo o lahat kayo ay mabibigyan natin ng mga kaukulang mga pangangailangan ng inyong mga ospital. Patuloy po tayong mamamahagi ng ating PPEs upang siguraduhin ang ating mga ospital ay may supply na sapat para sa kanilang pang-araw-araw na panggagamot sa ating mga kababayan. Para naman po sa ating case updates as of 4 p.m. today, nadagdagan po ng 343 ang ating listahan ng COVID-19 positive patients. Ang total po ng ating positive patients ay nasa 1,418. Para po maiwasan na madagdagan ang numero ng mga COVID-19 positive cases, mangyari po lamang na sundin natin ang mga patakaran sa pag-iwas ng COVID-19 tulad ng pananatili sa bahay, at palagi ang pag-us ng kamay. Ang kabuuang bilang po ng mga pasyenteng gumaling mula sa 2. Pito po ang nadagdag sa listahan ng ating mga recovered patients sa araw na ito. Subalit nakapagtala rin po tayo ng 3 kababayan na pumanaw dahil sa COVID-19. To date, meron na po tayong 71 COVID-19 related deaths. Sa ngalan po ng Department of Health, kami po ay nakikiramay sa mga pamilyang naulila. Muli, ipinapaliwanag po namin ang pagtaas ng kaso ng mga COVID-19 ay gawa na rin po ng dagdag sa sub-national laboratories na nagsimula na rin pong mag-test. Mas madami na po ang napoproseso ngayon, kaya nakakahabol na po tayo sa ating backlog ng mga nakaraang linggo. Dagdag pa rito ay ang pagsasagawa rin ng contact tracing kung saan aktibo po nating hinahanap ang mga posibleng nag-infect ng COVID-19. Ngunit hindi po nangangahulugang magiging kampante na tayo. Opo, ang pagtaas ng mga kaso ay dahil sa pag-improve ng testing capacity natin. Pero hindi po tayo susunod kung hindi po tayo susunod sa ating mga pamantayan katulad ng self-isolation, maaring patuloy lang tataas ang ating mga numero. Ang layunin po natin ay early detection para early din ang treatment at recovery. Nakikiusap po ako muli sa lahat. Tayo po ay magtulungan para masugpo natin ang COVID-19 sa lalong madaling panahon at di na madagdagan pa ang bilang ng mga nagkakasakit. Gusto lang din po naming klaruhin na ang DOH ay nakipag-unayan na sa Chinese Ambassador simula pa po noong March 19 para sa pagtanggap ng mga eksperto mula sa China. Ito ay bugso na rin ang ating obserbasyon na simula noong March 18, hindi na nakapagtala ng bagong kaso ng local transmission ang Wuhan sa China at gusto rin nating ma-replicate o matumbasan ang kanilang mga nagawa upang masugpo natin ang COVID-19. Tuloy-tuloy po ang koordinasyon natin kasama ng ating mga officials at staff ng Department of Foreign Affairs. Kaninang umaga po, naglabas ng statement ang Chinese Embassy dito sa Pilipinas tungkol sa statement ko po kahapon sa accuracy ng ating COVID-19 test kits galing sa China. Gusto lang po namin linawin at ulitin na ang paunang 2,000 BGI RT-PCR test kits at ang 100,000 SunSure RT-PCR test kits na donasyon ng Chinese government ay inassess ng RITM sa pamamagitan ng parallel testing at tumugma sa resulta ng mga test kits gamit ang protocol ng World Health Organization. Ang SunSure test kits ay naglalaman ng lahat ng kailangang reagents
para makapag-test ng maayos. Ibig sabihin, hindi na po kailangang mag-procure ang ating kagawaran ng ibang reagents para magamit ang test kits na ito. Yung sinabi ko po kahapon na hindi po natin ginamit ay ibang brand ng test kits na pinopose, i-donate sa ating isang private na galing sa isang private foundation. Mula po sa isang preliminary review ng RITM, bago po dumating dito ang donasyon na ito, nalaman na po natin na meron pa hong isang validation na dapat daanan ang brand ng test kits na ito. Kaya po napagkasunduan po ng ating pamunuan na hindi na muna po natin tatanggapin yung donasyon na nauna na sinasabi nating mababa ang accuracy rate. Ang meron po tayo ngayon at natanggap po natin ay ang BGI at SunSure test kits na nililiwanag po natin ngayon. Ito po ay pumasa ng kalidad or quality test ng ating RITM at ito po ay at par dun po sa World Health Organization standards for our testing kits. Ito pong mga SunSure at BGI testing kits ay bigay po sa atin o donasyon ng ating Chinese government. Sa ngalan po ng kagawaran, humihingi po kami ng paumanhin sa naidulot nitong pagkalito sa nasabi ko po kahapon. Sana po ay naklaro na namin ang issue na ito. Babalik po kami makalipas ang ilang minuto para sagutin po ang katanungan ng ating social media at media partners natin. Sa pagkatapos din po ng ating break na ito ay ipapasok natin si Dr. Anthony para po makausap natin siya sa kabilang linya.
Nagbabalik po tayo ngayon uli sa ating Beat COVID-19 Virtual Presser. At ngayong hapon po, makakasama na po natin sa ating phone patch ang isa sa ating volunteers mula sa Philippine General Hospital. Magandang hapon po, Dr. Anthony Dofitas. Hello, good afternoon po, Undersecretary. Do you hear me po? Hello, do you hear me po, Undersecretary? Yes, loud and clear, Doc. Maraming salamat. Thank you. Yes. Yes, Doc. Yes, I'm happy to be on Doc, on your announcement. Doc, maraming pong salamat at binigyan nyo kami ng oras ngayong araw na ito. Doc, pwede nyo po bang sabihin at ipaliwanag sa ating viewers kung ano po ba ang dapat i-expect ng mga volunteers? Ano po ba ang kanilang mga raranasan sa pag-volunteer sa ating mga referral hospitals? Okay. For now, technically, I'm in the branch ko sa PGH. I'm a volunteer coordinator po for yung PGH COVID na volunteers. As we all know, PGH is starting yung COVID center po nila. Tapos I'm handling the coordination sa mga initial volunteers po. So, what to expect po for the volunteers? Hello po? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, yes. So, what to expect for the volunteers? Dalawa yan eh. First of all, syempre, the work at hand. Marami kasing type of work rin po sa PGH. But mainly, we are looking for volunteers who will go on duty for the wards and probably even the ICUs. For 8 hours. Now, this would be as you already said na po, 1 to 2 weeks po of duty. So 8 hours duty, tapos pahinga muna. Tapos then probably the next day meron ng duty. Parang ano po yun, 6 to 2 o'clock, then 2 to 10 o'clock, and then 10 to 6 o'clock ulit until the next day. So depende pa po sa decking na makukuha po nila. But in-expect po namin that they'll be present for those 2 weeks po. To go on duty. And then after that would be quarantine, which will be 2 weeks na rin po. So that would be the type of work that they need to do. So kasama po doon, syempre yung mga basic skills po ng ating mga, for example, for doctors, syempre yung mga pag-tingin sa mga pasyente, mga clinical aspects po nito. For nurses naman, they have their own, rin po, may mga sarili silang mga protocol on how to handle mga ward patients and ICU. And the other parts para yun for the other parts naman, we're still finding our areas of need rin. For example, the call for the other health workers rin po. Okay, Doc, thank you ano, at sana malinaw naman po sa ating mga kababayan for this volunteer program para sa ating COVID referral hospital kung ano-ano ang mga kailangan nating gawin o ano ang kanilang magiging mga responsibilidad kapag sila ay naging volunteers natin dito po sa ating mga facilities. Yes. Doc, pwede niyo po bang maibahagi sa ating mga viewers ang inspirasyon mo para mag-volunteer ka dito sa ating PGH? Ayan, thank you po. So I think medyo sa for PGH naman po kasi, I think medyo tahimik lang but actually, the volunteers of the alumni and PGH have been working na tirelessly for how many months na rin, lalo na for this last few weeks na talagang nag-escalate po ang issue natin with COVID-19. And the volunteers have been here already and they're already working in the back lines, in the front lines. Nandiyan na po lahat ng mga volunteers. Sa totoo lang, ang tingin ko po, kaya kami nagbo-volunteer kasi simply this is the right thing to do. Ang realization namin lahat to ng mga health workers and a lot of people, time is of the essence. This is war. Not just any war, but this is parang kumbaga 2020 version natin of World War III, no? Marami na rin people ang actually nakarealize po nito, hindi lang po sa atin mga health workers, pero alam ko kung nasaan po sila. Lahat po sila nasa front lines na po, nasa research units na po. Yung iba po nasa donation drive na naglilikom ng funds tapos ng mga PPE. Yung karamihan po as ginagawa na po nila as in strictly staying at home and adhering to social distancing. Kasama na po sila sa gera at yun na po ang kanilang contribution. Malaking contribution na po yun. At yung iba rin naman po ay sila yung mga nakikinig po sa ating broadcast po ngayon at gusto nilang mas malaman tungkol sa topic po na to.
So alam ko po kung sino yung mga talagang naka-realize na nung na talagang gano'ng kalaking issue po ang COVID-19 na pandemic po na ito. So tama yan, no, Doc? Alam nyo, kami po ay nai-inspire sa mga sinasabi nyo at na nakakataba po ng puso na alam natin na maraming mga kababayan na gusto pang tumulong sa atin, no, sa laban na ito for COVID-19. Sana po mas mahikayat pa po natin ang lahat para mag-volunteer o di kaya'y tumulong sa atin sa laban na ito kahit man lang na manatili sila sa kanilang bahay ay tulong na rin para sa laban na ito. So Doc, panghuli po, ano naman po ang maibabahagi mong mensahe sa ating mga viewers? Ayun, for the viewers and actually the health workers, syempre we just describe ko anong gagawin nila. Pero what ano ba ang promise natin at least as fellow health workers? I think lahat na po naman ng health workers, ang kumbaga ang panata natin sa lahat ng taon ay do no harm. Kumbaga ang greatest priority po natin as a PGH and siguro and everyone na rin po nasa healthcare worker community ay ayaw natin na magkasakit ng fellow healthcare workers rin natin as much as they are in the line of duty. So we want to field as the complete PPEs and proper infection control before sumabak sila sa gera. Hindi naman natin na kung kinukuha lang po sila tapos bahala na po sila sa buhay nila. Ang gusto po natin is in a way na number one safety po nila as much as they can help so they can help more people. No? Marami pa kong actually nag-volunteer. May iba pa nga galing sa South. Gusto pang lumipad dito, hindi lang sila makalipad. Yung iba, ang comment pa nga nila, to their very last breath, they will serve PGH and this country. Ganun po ang mga naririnig ko pong mga text messages sa akin. At iba pa nga nagmamakaawa na they want to volunteer because they know how grave the situation is and they want to do their part. So Doc, maraming salamat po. Alam niyo po yung sinabi niyo, sana mas marami pa tayo mahikayat na mga volunteers para po dito sa ating laban sa COVID-19. Kayo po ay isang magandang ehemplo para po sa ating mga kababayan. Para po magbigay po ng tulong sa ating paglaban dito sa COVID-19. Maraming salamat po sa inyong serbisyo, Dr. Anthony. Saludo po kami sa inyo at sana po marami pa pong sumunod sa inyong yapak para tulungan ng ating gobyerno para masugpunan natin ang kalaban nating COVID-19. Muli, kung meron pong nais tumulong at mag-volunteer sa ating mga COVID referral hospitals, maaari po tayong mag-sign up sa www.dohvolunteerportal.org. Uulitin ko po, maaari po tayong mag-sign up sa www.dohvolunteerportal.org. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating question and answer dito po sa ating Beat COVID-19 Virtual Presser. Para po sa mga katanungan galing sa social media, galing po kay Jing Moreno ng Facebook, given that a patient is considered a PUI, if a hospital lacks medical equipment, is it okay to transfer the patient to another hospital in a nearby province regardless of his status? Kung ang isang ospital ay walang kapasidad na pangalagaan ang severe or critical na PUI, dapat makipag-ugnayan ang ospital sa pinakamalapit na ospital na may kapasidad para sa maayos na pangangalaga ng ating PUI at sa proper referral. Ang mga lisensyadong level 2 or level 3 hospitals ay may kapasidad na tumanggap ng mga severe or critical conditions na patients under investigation. Muli po nating ipinapaalala ang mga kinakailangang i-admit lang po sa ating mga ospital ay ang mga patients under investigation na nakakaranas ng malulubhang simptomas o nasa critical na kondisyon. Kung kayo po ay PUI na may mild symptoms, mas nakakabuti po na manatili na lamang po kayo sa bahay at mag-self-quarantine. I-monitor ang sarili kung lumalala na ang ubo, kung nahihirapan ng huminga o kung tumataas palalo ang lagnat ng ilang araw. Para naman po sa katanungan galing sa ating media partners, galing po kay Allison Makasaet, ano po ang pagkakaiba ng sub-national labs na online ang status at labs na binibigay ng certification para masagawa ang testing? Ibig sabihin po ba ng online na labs ay pwede na po silang magsagawa ng testing
o kailangan po nilang kumuha ng certification bago po sila magsimula ng testing. Ang mga online or activated laboratories ay ang mga labs na nabisita, na-validate na ng DOH na may kakayahan ng magsagawa ng test. Maari na silang magproseso ng test, ngunit kailangan pa rin nila pong mag-submit o magbigay sa RITM ng 5 samples na positibo. Ito po yung tinatawag nating validation or proficiency testing. Pag nagtugma po ang resulta nila sa RITM, isa-certify na po sila ng kagawaran para sila po ay magkaroon na po ng individual testing certificate. At ito po ay magkakaroon na ng independent testing, hindi na po kailangan magpadala sa RITM ng specimens for validation. Sa ngayon po, meron na po tayong 5 sub-national laboratories na nabigyan na ng certification ng ating kagawaran, ang San Lazaro Hospital, ang Baguio General Hospital, ang Vicente Soto Memorial Medical Center, at ang Southern Philippines Medical Center. Pati na rin po ang University of the Philippines National Institutes for Health. Galin po kay Caroline Bongkin ng CNN Philippines, does DOH have the current inventory of ventilators or respirators in Metro Manila, nationwide, public and private hospitals? Do we need to make emergency importations or requests abroad for supplies? Base sa datos po na ating nakalap, as of March 28, 2020, sa National Capital Region po ay may 84 pang bakanteng mechanical ventilators. 39 po dito ay nasa pampublikong ospital. 485 naman pong bakanteng mechanical ventilators naman po ang naitala sa mga ospital sa labas ng NCR. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng private sector groups na tumutulong sa pagsusource ng mga ventilators at pagdodonate. May mga pending request pa rin po tayo na nanggagaling po na binigay natin na sinubmit sa ating mga international agency. So aantayin po natin sa mga darating na araw o mga darating na linggo ang mga pagdating nito mga donasyon ng mga ventilators, respirators at iba pong equipments na kailangan po ng ating bansa para lumaban dito sa COVID-19. Ito lang po ang kaya nating sagutin ngayong araw na ito. Para po sa ibang katanungan, mangyari lamang pong pumunta sa DOH Facebook page. Muli, kasama ninyo at ng ating frontline healthcare workers, patuloy po tayong lalaban para siguraduhin ang kaligtasan at kalusugan ng bawat Pilipino. Maging maingat sa pagpapakalat ng impormasyon, ugaliing mag-fact-check, tumingin sa verified at legitimate sources at siguraduhin tama ang impormasyon bago i-share. Buhay at kaligtasan ang nakasalalay sa bawat click at share natin sa social media. Makakaasa po kayo na magbibigay tayo ng palagi ang balita at update sa pamamagitan ng social media, Viber Community at dito sa BitCOVID-19 Virtual Presser. Bago po tayo magtapos, gusto ko lang ho mag-shout out sa ating lahat ng mga frontline workers, sa atin po mga healthcare workers, saludo po kami sa inyo. Kasama niyo po kami, lumalaban pa rin dito sa ating COVID-19. Mag-ingat po tayong lahat, tandaan, together we can beat COVID-19. Maraming salamat po.